Muntik na ako sa 5,000 pesos, muntik pang ma-impound ang motor ko. I will just raise this non-stop question about changing color of our motorcycle. Kagaya ninyo, mga mahilig bihisa ng motorcycle. I myself do it often, once every 1 or 2 months. So, in my experience, pasalamat na akong hindi nasaktuhan ng huli dahil sa motor ko. Yet, it was so alarming when one HPG said, "Change color mo yan sir, 5,000 yan." Then, I did my research. May batas ba talaga para doon? Upon my research, sa revised schedule of fines and penalties for violations of laws, rules and regulations governing land transportation, section 2-B, unauthorized motor vehicle modification. These include in color and other unauthorized modification na standard na sinuplay ng manufacturer specification. In addition, pwede ma-impound ang motor mo at makukuha mo lang yun pag nabayaran mo na ang 5,000 pesos at naipresenta mo na ang papers ng motor mo. Siyempre, minsan ang mga Pinoy mahilig sa reasoning. Kesyo konti lang naman ang dinagdag na kulay, di naman lahat. Nakakalito din ang basihan na minsan ng change color huli. Habang naglalakad ako ng requirements sa pag-change color, I gathered information pwede kong i-share sa inyo. And yes, kahit binil lang siya, you still have to register it. And this is the first step. Kailangan mong pumunta sa HPG para humingi ng permit to change color. Magbabayad ka ng 300 pesos. Mga kailangan dalhin doon. Kailangan mong dalhin ang rehistro ng motor at yung motor mo mismo para ma-check ang kulay. Kung pinapinturahan mo ang motor mo sa shop, pwede ka sa kanilang humingi ng affidavit of painter. Kung wala naman, pwede kang makiusap sa ibang shop para makapagpapirma ka. Sa amin, nagbayad kami ng 500 pesos, notaryado na. Ito yung example. Next, LTO authorization letter. Siyempre, galing sa LTO para sa emission. Next, rehistro ng motor, yung original. Kung meron ka ng lahat ng yan, ibabalik mo lahat yan sa HPG. Paalala, hindi ka gagawa ng affidavit of painter kung wala kang ipinepresent na permit galing sa HPG. Kailangan mo rin ipapotocopy lahat ng yan, tigda 2 kopya. Bibigyan ka ng HPG office ng documents para ipresent sa bangko or sa land bank at babayaran mo yon ng 300 pesos. May ibibigay sa iyo yung bangko na parang resibo, 2 piraso yon. Then, babalik kayo ng HPG para ipakita yung binayaran. Then, may ibabalik sa inyo ang HPG na dadalhin at ipresenta ninyo sa crime lab or SOCO para sa actual inspection of motor vehicle for stencil. After nun, babalik kayo sa HPG para mag-final inspection para sa release ng clearance. Ibibigay na lahat ng documents na dadalhin nyo sa LTO para sa bagong rehistro. Bibigyan lang tayo ng 15 araw para matrabaho to, para lakarin lahat sa LTO. Pag hindi nyo nagawa, magsisimula ulit kayo sa umpisa. Magbabayad ulit kayo, sayang ang pera at pinaghirapan nyo. Sa LTO, kailangan mo pa rin magpa-inspection para kang nagre-renew lang ng bagong rehistro ng motor. Sa LTO, kailangan mo pa rin magpa-inspection para ka lang nagre-renew ng rehistro ng motor. Kailangan mo din ng endorsement letter galing sa insurance company. O kaya, kumuha ka na lang ng bagong insurance para mas updated ang information ng insurance ng motor ninyo. Then, good to go na. Babayaran mo na lahat sa LTO. 220 pesos lang. And yun. Then, good to go na. No worries ka na. At ayun, sana nakatulong sa inyo ang impormasyong ito.